Yo, what's up again? Magandang umaga sa inyo sa kahit saan man kayo naroroon. Magandang umaga o magandang hapon, magandang gabi. Hey, hey, hey! What's up mga ka-uragon? Welcome back to my channel. Kumusta naman kayo sa mga araw na ito? Sana ligtas kayo ngayon kung saan naman kayo naroroon. Yo, what's up again? Magandang umaga sa inyo sa kahit saan man kayo naroroon. Magandang umaga o magandang hapon, magandang gabi. So, for today is gagawa tayong video na tisik natin tong compressor. Ang ano nito, 186. 186 yung laki nito. So, Atlas Cop ko. Model 2015. Ay, hindi. 2012. Model 2012 siya. Ito sa huli. So, i-check lang naman natin yung kanyang langis kung okay kasi ginagamit ito eh. So, ito lang naman ang ating project ngayon. So, bali, nag-check tayo ng mga equipment dito sa site. So, bali, nandito to sa laydown. So, nasa laydown siya. So, bali, bukas o kaya sa susunod na araw, dalhin to sa site. So, bali, malapit lang naman ang site. So, din dito muna siya nakaparking sa laydown. So, paano samahan nyo ako sa aking pag-check? I-check natin tong langis. So, kanyang langis ay nasa tama naman na label, nasa pangalawa. Yung label niya ay nasa pangalawa at saka yung langis niya ay napakalinaw. So, ibig sabihin maganda yung ating makina. Yung mga aso dito. Maritis! Pag kinaw ko tong Maritis. Yan, lumalapit yan. Si Maritis, ito naman si ano, si Negro. Ito naman si Brownie. Brownie! Ikaw si Maritis. Si Maritis, si Maritis. Yan yung mga alaga ng aso dito. So, okay naman yung langis. So, maganda yung ating makina. So, ang pangalawa ay yung tubig. Titingnan natin kung ang tubig or coolant yung nilagay. Maritis! Natin tubig or ito na siya na to. Humihiga na lang basta pag ako nakita. Ting, 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 ting. Ikaw naman si Blocky. So, titingnan natin kung ito yung kanyang checklist. Checklist dito sa equipment. Tini-checklist niya ng safety. Aramco tinitingnan. So titingnan natin kung cool, napakatigas naman itong takip. Sobrang higpit. So titingnan natin, no? So, sobrang kalawang. Napakalawang. So ibig sabihin yung hindi tubig yung laman. Hindi siya coolant. So bali walang coolant nilagay dito. So bali galing to sa ibang site. So ni-request lang kasi kailangan ng compressor dito. So nilagay, dinala to dito. So chinik natin ha. Coolant, hindi coolant yung lagay. Tubig. So okay lang naman ang tubig. So nilalagay natin coolant para iwas overheat. So tubig ang nilagay, so okay lang yun. So magre-request na lang tayo ng coolant. So mga ka-uragon, ito yung kanyang, so bali titestingin natin papanda rin. Ito muna yung i-heater muna natin yan kasi unang start pag umaga, heater muna. At saka siya i-start. Pag nagpatay ito, sagad ito, fit. Kasi pag di mo sinagad, naka-heater pa rin siya. Mamamatay siya pero naka-heater. So, bali,
gumagana pa rin yung kanyang, kung sa sosyal na gumagana pa rin yung kanyang ignition switch. So masusunog ang ating starter, so kailangan nakapulto na kagad. Kasi pag nakaganyan siya, so ibig sabihin nakahitip siya, so gumagana pa rin yung kanyang start, so masusunog yung starter kapag uminit. So bali pinatay ko siya kasi may nakita akong leak. So ang kanyang leak ay yung sa fire oil. Iba din kasi ito fire oil hanggang ano nito sa compressor niya. Iba yung sa makina at iba din yung compressor. Ito yung nasa baba, compressor. Kung sa generator, ito yung alternator niya. Naka-separate din. Separate pero nakadugtong sa makina. So kung sa generator, alternator siya. So titingnan natin kung anong leak dito. May nakita akong leak sa fire oil lumalabas. So tara, i-check natin yan kung anong problema. Kasi ba maubos yung fire oil, wala tayong available dito. So pag nawala, hindi siya gagana yung hangin. So kailangan natin i-check yung fire oil. Bali, ito yung fire oil lumalabas dito sa hose. Kailangan i-check natin ito kung anong, ito yung fire oil. Napakalinaw niyan. Mas malinaw pa sa minula. So puting-puti siya. Parang siyang mas malinaw pa dun sa nilalagay sa transformer na mineral na oil. Mas malinaw pa. Puting-puti siya. So i-check natin yan kung ano, bakit lumalabas dyan. Ito pala lilinisin natin. Susutan natin lilinisin. Kasi wala tayong ngayon gagawin. So bali mag-check tayo ng mga equipment para pag ginamit sa susunod, so bali walang arberia, so dire-diretso ang kanilang gamit, so naka-standby, so kailangan natin siyang i-check kasi susunod na buwan ay sunod-sunod na yung trabaho nila, so ngayon wala pa masyado, kaya i-check natin mga ng hose para linisan yung air filter. So kailangan natin lagyan natin ng pin kanyang lock para hindi siya bukas, baka kasi siya bumukas, so delikado para safe tayo, kailangan natin lagyan ng pin yung kanyang lock. So lilinisin natin ito bali. Kailangan pag pinatay yung compressor, kailangan i-release natin yung hangin. So bali tapos na yung hangin, na-release ko na din na video. Kailangan i-release yan kasi pag mag-standard lang click. So bali dito, ang nangyari ay malakas yung adjustment sa hangin. Kaya unang start, aray ko ang init. So lumalabas talaga dito, nadadala yung fire oil niya. So dito kasi yung adjustan ng hangin, so bali malakas yung adjust, aray ko ang init. So ito, so bali nadadala niya yung fire oil. So bali nalinisan ko na lahat dito, tatanggalin natin to mga basura dito sa daming basura. So kailangan tanggalin natin to, ititira lang natin yung kailangan. So bali siguro nag-over ito kasi hindi pa nga nag-iisang oras ang init na ng makina, so hindi normal yung makina niya, sobrang init. So bali nilinisan ko na tong air filter, siguro sa air filter lang to kasi sobrang dumi yan, din nag-over it, cause ng over it kasi dinakay niya. So nilinisan ko na to. Ito yung sa air filter ng makina at ito naman sa compressor, air filter ng compressor to. So dalawa yung kanyang air filter. Nilinisan ko lang bali yung secondary, yung primary ay hindi na deep dapat yung linisan, so hindi na yun madumi kaya hindi ko na nilinisan. So secondary lang yung nilinisan ko. So
Bali, sobrang init ng makina. At nilinisan ko na yung air filter. Kasi baka sa air filter lang siya. Kasi sobrang dumi. So bali di siya nakakainga. At ito na nga, tapos na ako sa aking pag-service. And pindutin na rin ang notification bell para sa mga updated kayo sa aking mga video. So maraming salamat sa inyo sa pagsuporta at panonood ng aking YouTube channel. At sana kung nasaan man kayo ngayon, lagi tayong mag-ingat. At sana lagi na huwag natin kakalimutan nasa taas. So God bless all and thank you very much. Thank you po.